Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At muli ay inaanyayahan ko ang bawat isa na i-share po ang ating live broadcast ngayong gabi. This is our Bible Wednesday Bible study. At again, I would like to invite everyone. Sige po, i-share po natin ang ating live broadcast at para naman po ma-bless din po yung ating mga kaibigan, ka-flatmate, kasama sa opisina. At sige po, bigyan ko po kayo ng pagkakataon. Welcome po sa ating lahat. Yun, at batiin ko lang po muna yung ating mga regular na nanonood ng ating live broadcast every evening. Si Jonathan Jimenez Rol, Nora Rosel Soriano, Melvin Cañete, Ati Bu, good evening po. Antoinette Chias at San Pedro, Antoinette Agkawili Lim, Rachel Mello. Yun, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At a blessed evening po. Ayun, sana po ay nasa, you are in a great shape. Ayun, palakpakan po natin ang Lord. Ayun, may nagtatakbuhan doon sa likod ko eh. Maliligo na. Sabi ko mamaya na maligo. Hintayin ako. Ay, talaga nagmamadilig. Gusto nang maligo eh. Oh, yun. Yung mga, yung tatlong yan eh. Kanina ko pa sinabihan. Huwag takbo ng takbo, baka madapa. Dapat pala naka-beach wear ako. Eh, hindi pa nga po ako ready. Mamaya na ha. Anyway, so, again, good evening po. Yeah. Hallelujah. Sino po excited ngayong gabi? Hallelujah. Yun. At magpapatuloy po tayo sa ating Bible study. Yun. Sige po, at let us pray. Hallelujah. We thank you, Father God. And we bless your holy name. We magnify you, Lord. Your holy name is there is no other name, O God. The sweetest name of Jesus. Lord, there is no other name given to us by which we will be saved. It is only through your name, Lord. Pinupuri namin, itinataas, niluluwalhati ang dakila mong pangalan. Hallelujah. Sa gabi pong ito, Ama, as we study your word, sa aming pong pag-aaral, Lord, bigyan mo po, Lord, kami ng wisdom. You have said in your word, O God, na kung kami po ay kailangan ng wisdom, we will just ask, Lord, and you will give us. Hallelujah. Ngayong gabi po, Lord, sa aming pong pag-aaral, Lord, bago po kami mag-umpisa, pakalinisin mo po nga kami ng iyong banal na dugo. Lord, kung mayroon po kaming nagawa na sabi, na naisip, Lord, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, we ask, Lord, for your forgiveness. Patawarin mo po kami. Hallelujah. And patuloy, Lord, na you clothe us, with the robe of righteousness of your Son. Upang tanging siya lamang ang makita, hindi po ang aming pagkakamali. Hindi po yung kahinaan namin. Kundi siya lamang, Lord. Lord, I pray, Father God, for your favor. Yes, Lord, in Jesus' name. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name. Amen and amen. Yon, shout out po sa nanay ni Sel Morales, magandang gabi po kay Lynn Neho. Blessed evening po kay Pel Peralta. Yun, may nagpapa-shoutout lang po ha. Yun. Sino nga ba yun? Yun, Sel Santos Manuel. Ay, Lucina Manuel po, pangalan niya. Yun. Good evening. Blessed evening po, Lucina Manuel. Okay. Yun. Magandang gabi po sa inyo dyan. Pabati po kay galing kay Sel Sel Santos Manuel. Magandang gabi po sa bawat isa. Yan. Hallelujah. So sino pong excited? Sino pong nakaalala ng ating pinag-aralan last week? O kahit title lang, sino pong nakaalala? Ayun, sino daw nakaalala ng ating pinag-aralan? Ang ating pong pag-aaral, if you're going to notice, kung kayo po'y uma-attend na ng ating Bible study for the last couple of months, ay we usually study the book of John. Book of John po ang ating pinag-aaralan. Yun. So, ito po ay mga limang taon nang nagaganap at nasa
John chapter 19 po tayo. Okay? At sa last week po, ang ating pinag-aralan ay John 19 verse 12. At ang title po ng ating pinag-aralan last week ay? Friend of Caesar. Hindi po kaibigan na yung salad, ha? Friend of Caesar. So, we discuss sino ba yung si Caesar. We went to historical accounts kung ano ang nangyari. Ano, sino po yung, bakit naging, bakit kinakatakutan yung pangalang Caesar? Ano ba yung pangalang Caesar? Pangsalad lang ba talaga yon? So, ano po yung kinalaman ng Bible doon sa historical? So, that's what we studied last week. Natandaan nyo na po? Yun. So, tonight, we're going to continue with our study of John chapter 19, verse 12. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay making difficult decision. So, ilagay mo sa comment box, making difficult decision. Yun po yung title, ha? So, bakit making difficult decision? So, tayo po, a lot of times in our life, di po ba, we go through this process na tinatawag, no? We go through this decision making. There are a lot of decisions that we do in our life. Sino po ang nakapag-desisyon na yung mahirap na desisyon? Sino po ang nakagawa ng desisyon sa buhay niya na talagang nahirapan siya sa pagdidesisyon? Yun. Diba? Lalo na sa panahon ngayon, we have to make a lot of difficult decisions, whether we go, especially sa mga OFWs like me, you know, we really have to make difficult decisions kasi lalo na kung ikaw ay nawala ng work and ano ba, uuwi na ba? O magpo-for good na ba sa Pinas o ano? So, pakahirap pong decision yan, di po ba? And how are you going to support your family? Yun, di ba? It's a difficult decision. So, ano ang gagawin mo na sa buhay mo after what happened? No? Eh, napakahirap pong decision yan. So, tonight, yun, ito pong pag-aaralan natin, making difficult decision. But, again, in the context po ng John chapter 19, verse 12. Ang sabi po doon, sige, basahin po ulit natin, ha? Okay? So, John chapter 19, verse 12, pakibuksan po yung inyong Bible app or if you have a physical Bible book, sige po, buksan nyo po sa John chapter 19, verse 12. Yun. Ang sabi po doon, ano, from then on, Pilate tried to set Jesus free, but the Jewish leaders kept shouting, "If you let this man go, you are no friend of Caesar." Kaya po ganun yung ating last week topic, ano? Friend of Caesar. Anyone who claims to be a king opposes Caesar. So ito po, nalalagay sa alanganin si Pilate. Ang gusto niya is to set free itong si Jesus, di ba? But the Jewish leader ay ang gusto ay hindi pakawalan dahil kung pakakawalan mo, ang sabi nila, ay ikaw hindi kaibigan ni Caesar. Caesar nga po ay yung title ng emperor. So, ikaw ay kaaway ng emperor. Isusumbong ka namin. Parang ganun ba? Susumbong kita. Yun. Siya. Tinatakot po siya. So, di po ba? Yun po yung nangyayari minsan sa buhay po natin. Mayroon nananakot sa atin. Ang pag hindi mo ginawa ito, ay siya. Lagot ka, yon, isusumbong kita. So, yun po yung nangyayari. Ito po yung sitwasyon ni Pilate. And he is in this situation na kung saan he has to make a choice. He has to make a decision. A difficult decision. Di po ba? So, ito po yung ating pong pagninilay-nilayan ngayong gabi. How are we going to deal with this kind of decisions in our life? Kung ikaw ba nasa ganitong sitwasyon, how are you going to make a decision? No. Kung ikaw nasa lugar ni Pilate, anong gagawin mo? Eh, of course, sasabihin mo, syempre, palalayain ko si Jesus. No?
Ay, wala ka kasi sa sitwasyon. Kaya madali mong sabihin yon. We can easily say from our perspective that we can easily make a decision na nasasabihin natin na, okay, I will choose to pre-Jesus because that's the right decision that we have to make. Pero, you know what, mga kapatid, when you are in the situation already, parang ang hirap na. Pag ikaw ay nalalagay sa sitwasyon na mamimili ka, you have to make a decision, similar decision between your faith and something in your life na makaka-apekto o kaya something that will cause you pain, no? Na mahirap. Ito ay, halimbawa, about your career or your faith. Which are you going to choose? Ano ba ang pipiliin mo? How are you going to choose? No? Again, brothers and sisters, para po makita natin ang ating desisyon, makapag-desisyon tayo ng tama at naaayon sa kalooban ng Diyos, atin pong i-examine how we make our decisions. Let us examine our lives, bro, whether we live by conviction or preference. Yung po eh, minsan kasi mga kapatid, namumuhay tayo by preference. Eh. Ano ba yung preference? Ano? Tinatanong mo. Ano ba yung preference? Yung preference po, mga kapatid, are changeable and may vary. Ito po yung nagbabago-bago, pabago-bago throughout our lifetimes. Yung preference mo, yung gusto mo, bro, move. And they are beliefs we hold at present, but we could be convinced to believe something else if it seems more beneficial. Nagbabago po ito, depende kung it will benefit us. Diba? Yun yung preference eh. Kung naayon sa kagustuhan natin, aba, edi I would choose this. That's why it called preference. Base sa sarili mong benefits. No? Kung ito'y beneficial sa'yo, kung ikaw ay may makukuhang something, ito ang pipiliin mo, no? So sometimes we make decisions based on our preference. But as I said earlier, ang preference po ay nagbabago-bago from time to time. Wala pong tawag dito, hindi po ito permanent na preference. Depende kung ito ay pabor sa atin. Yung po yung tinatawag na preference. So, again, kung tayo po ay nagdi-desisyon, ito po usually ha, ang nangyayari. We make decisions based on our preference or, number two, conviction. Ano po yung conviction? No, ang conviction naman po, mga kapatid, is a solid, immovable belief based on confidence in God's word. Pag ikaw ay kapatid, kinumbik ng Lord, you know, may ito galing sa salita ng Diyos, no? Ang tawag po doon conviction. It's being so thoroughly convinced of an absolute truth that a person is willing to take a stand for it regardless of the consequences. Kahit pa anong consequence na yung decision na yon, ng choice mong yon, yung po yung tinatawag na conviction. Basta, nananampalataya ka. Ito yung sinabi ng Diyos, ito yung kinumbik sa'yo ng Lord na galing sa salita ng Diyos. Whatever the consequence, ito yung choice mo, ito yung decision mo. Yung po yon. Intindihan po natin. So, we make decisions based on preference and conviction. Intindihan po natin, ha? Now, tayo as a Christian na ano naman po yung bakit ganun? Mayroon pa rin tayo nagagawang mali even we are convicted already. I mean mayroon tayong conviction and yet bakit mali pa rin from time to time yung nagiging decision natin? Okay? Ano po yung what motivates us to do wrong even when we know what's right? Ano po ba yung dahilan? Bakit tayo nakakapag-desisyon ng mali
kahit pa alam natin ang tama. Unang-una, katulad po ni Pilate, ano, nalagay po siya sa sitwasyon na he has to make a choice. So, ang nangyayari po kasi, no, he has this fear of criticism. Ito po yung nagiging sanhi kung bakit we make wrong decisions. Because of the fear of criticism, na baka kung anong sabihin ng nakararami. Marami ang magki-criticize sa decision natin. Ano? Maraming magre-react sa decision natin. So we fear yung criticism. Kaya ang nangyayari, kahit pa mali, ay yun ang nagiging decision. Same with Pilate. Right now, he is in that situation that people are criticizing his decisions. Di po ba? And second thing, rejection. So, kung mali, kung sa paningin ng iba, ay mali yun, so they will reject him. So, ito po yung nagiging cause, isa sa cause. Una, criticism. Pangalawa is fear of rejection. Baka hindi tayo tanggapin. No, afterwards, sa mangyayari, tayo po ay hindi matanggap ng nakararaming tao o tayo po ay pagtulakan ang palabas. No? Wala nang tatanggap sa atin. Yun po yung nangyayari. At ang pangatlo po ay ang fear of loss. Na kung baka may mawala sa atin, di ba? Yung ating yung suporta, no? O kaya yung career natin, we may make a decision na regarding our career, baka ma-demote, di ba? O, yun. O kaya mawala ng work because you make a decision, no? I once had this, ako po nung in-interview ng boss ko, tinanong ako kung pwede daw akong pumasok ng Saturday, ng Friday. Eh sabi ko po, ako po ay I'm a pastor and I cannot come on Friday. So, you can terminate me. Ano? I will resign if you insist on asking me to come on Friday. Sabi ko pong ganun. I stand on my ground. Na talagang hindi po ako papasok, whatever. Ano pong mangyari, hindi po ako papasok ng Friday. Yun po yung sabi ko. Papasok na po ako ng Thursday night hanggang alas 5 ng madaling araw ng Friday, pero hindi po ako papasok ng Friday. Yun ang sabi ko po sa kanila. Yun po talaga, pinanindigan ko po yun. And tinanggap naman po ako, no? Yun po yung sometimes we just have to stand our ground, no? Kailangan panindigan natin yung ating pananampalataya. Panindigan natin na kung ano po yung conviction sa atin ng Lord. What is right? Yun. Huwag po tayong matakot sa consequence. Kaya nga po yun ang tinatawag na making a decision based on conviction, not on our preference. Yun po ang tatandaan po natin. A key question before making a decision is this, mga kapatid. Ito po yun na dapat po natin tandaan. When you are making a decision, ito po ang itanong ninyo sa sarili ninyo. Do I choose to please myself or do I choose to please the Lord? Yun po yung dapat nating tatandaan. Yang tanong na yan, when you are making any decision at all, mga kapatid, and every day we make decisions. No, araw-araw yan, gumagawa tayo ng decision. Small decisions and big decisions. And some are painful decisions. But the main thing that you have to understand and consider when you are making a decision. No, mga kapatid. Hallelujah. Kung gagawa ka ng decision, whether it is a decision of about career, about yung sa pamilya, no? Dapat po ay, do I choose to please myself or do I choose to please the Lord? Para sa sarili ko ba ito? Para maksiyahan ako? O to please the Lord? To glorify the Lord? Yun po yun. When you make a decision, yan po yun. Yan po yung tatandaan nating batayan, mga kapatid. That is the key question that you have to make. No, katulad po nung sa ni Joshua, ito po yung kanyang
paninindigan, huwag niyo pong matatandaan. Sa Joshua chapter 24 verse 15, ang sabi po doon, no, ano po, sige po ha, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. No, ito po pala eh, ang pagsiserve po pala sa Lord ay depende sa iyong pagpili. Decision mo yung kapatid, no? Ang sabi po niya, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living, but as for me and my household, we will serve the Lord. Yung po yan, yung pinaka-standard of your choice of making a decision. Dapat po yan ang standard natin, mga kapatid. When you make a decision, consider this. Consider this, mga kapatid. Are you making a decision or a choice to serve the Lord? Joshua 24:15. Yan po, tandaan po ninyo. Joshua 24:15. Is it for the Lord? No? And when you make a decision, hindi lang, ano mga kapatid, hindi lang yung sarili natin ang kinukonsider mo. The whole, no? The whole, I mean, yung isama mo na yung household mo kasi apektado sila eh. Ang sabi po doon sa Romans chapter 12, sabi po ni Apostle Paul, no? Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag kang sumabay, huwag mong itulad, ihalin tulad yung decision mo kung ano ang gusto ng mundo. No, mga kapatid? Be transformed. Hindi yung kung paano sila mag-desisyon, ganun din ka rin mag-desisyon. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Then you will be able to test and approve that what God's will is His good, pleasing, and perfect will. Doon mo malalaman na matindi ang desisyon. Pag ang desisyon mo, kung makikita mo na mararamdaman mo at mararamdaman mo, kapatid, when you make a decision based on God's will, it is pleasing and perfect. Amen po ba? If you do not conform to the pattern of this world. This is a question I would like to ask everyone who are watching right now this broadcast. Are you making a difficult decision today? Mayroon ka bang gagawing mahirap na desisyon ngayon? O sa mga susunod na araw, mayroon ka bang dapat gawing mahirap na desisyon? At hindi mo maintindihan, hindi mo alam kung paano siya didesisyonan. I know. I've been there, kapatid. I've been there. No? Kung ikaw, kapatid, ay mayroong desisyon na kailangan gawin, at pinag-iisipan mo ito, hindi mo malaman kung ano ang gagawin mo, kapatid. Ito ang panghawakan mo. Panghawakan mo ang salita ng Lord. Ito ang sabi niya sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Panghawakan mo ito, kapatid. Ang sabi niya sa kanyang salita, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Magtiwala ka sa Lord, kapatid. Sa Kanya ka magtiwala, hindi sa iyong kaalaman. Lean not on your own understanding. Buo na mapagtiwalaan mo ang Diyos. At sa lahat ng mangyayari, submit to him. No? Lahat ng gagawin mo, i-submit mo sa Lord. Ipag-pray mo, kapatid, no? Ipag-pray mo lang. And He will make your path straight. Magiging maayos ang iyong daraanan, no? Kasi ang sabi niya rin, 'di ba? Sa Psalm 119 verse 105, ano no? Thy word is the lamp unto our feet and the light
the light unto our path. So, iilawan niya ang iyong daan, kapatid. Kaya makakarating ka doon sa nais mong puntahan ng maayos. At ang decision mo, kapatid, is according to the will and purpose of the Lord. Yun po yun lang, mga kapatid. Tandaan po natin, if you are in a situation like Pilate is having right now, na ano bang, ito ba, palalayain ko ba si Jesus? I know, no? Kung ikaw ay nandun sa puntong yon ng iyong buhay, kapatid, magtiwala ka lang sa Lord. Sa Kanya ka humawak, sa Diyos, sa mga salita niya, sa mga pangako ng Diyos. Doon mo hanapin, kapatid, doon ka kumuha ng purpose, no? Sa mga salita niya, sa mga pangako niya. No? Ang mga tao, I will support you, no? Sasabihin sa iyo, ay, susuportahan kita. No? Pero, kapatid, a lot of times, napapako yun. Ang pangako ng Diyos, hindi napapako. Mangyayari at magaganap ang kanyang mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Yun. Amen po ba? Again, kung ito ating babalikan po yung ating binasa about Pilate being pressured to make a wrong decision. Di po ba, doon sa John chapter 19, verse 12, he is being pressured na sa kanyang desisyon. Kapatid, kung ikaw ay nasa ganoong punto ng buhay mo, kung ikaw ay hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung anong magiging desisyon mo, you have to make a choice between your career and between your career and your faith. Mga kapatid, trust in the Lord. Yun lang. Mag-pray ka. Trust in the Lord. Magtiwala ka lang sa Lord. Yun ang dapat natin pong tandaan. No? Kahit pa, no? Kalaban mo ang buong mundo when you make a decision, but if you are right with God, no? Yun po ang importante. No? Kahit pa buong mundo yung kalaban mo, pero ang kakampi mo ang Diyos, who can be against you? Yan po ang tandaan natin. Amen po ba? Yun. Hallelujah. So, hallelujah. Huwag na po tayong bumalik doon sa ating lumang pagkatao na hindi marunong magdesisyon. No? Ang desisyon ay pansarili. Base lamang sa preference mo. Kita mo, pag ang ginawa mo, pag nag-desisyon ka, base sa preference mo, makikita mo na hindi ka magiging masaya. Dahil sarili mo lang yung gusto mong i-please. Pag ganon ang naging desisyon mo, kapatid, you will never be happy. You will not find the joy and the peace that comes when you make a decision to please the Lord. Kung ang decision mo ay naaayon sa will ng Diyos, sa purpose ng Diyos, sa timing ng Diyos, kapatid, no, you will have the peace that surpasses knowledge and understanding. Kahit pa anong decision niya, kahit pa masakit, tendency noon, mayroon ka pa rin kapayapaan at iko-comfort ka ng Lord. Kahit pa masakit ang decision, pero hindi ka iiwanan ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? No. A lot of times, mayroon tayong desisyong kailangan gawin. Now, tinuturuan tayo ng Diyos ngayon kung paano tayo gagawa ng desisyon para sa sarili natin, para sa pamilya natin, para sa karir natin. I hope na mayroon po tayong natutunan. Awitan po natin ang Lord. Awitan po natin ang Lord. Yung awit na nagsasabing, I won't go back.
Don't go back to the old ways. To your old ways, kapatid. I won't go back, can't go back to the way it used to be. Before your presence came and changed me. Sabi mo. I won't go back, can't go back to the way it used to be. Before your presence came and changed me. I won't go back, can't go back to the way it used to be. Before your presence came and changed me. I've been changed. Free, delivered, I found joy, peace, grace, and favor. And right now is the I've been changed. I have waited for this moment to come, and I won't let it pass me by. I won't go back, can't go back to the way it used to be. Before your presence came and changed me. I won't go back, can't go back to the way it used to be. Before your presence came and changed me. Sing. I won't go back, can't go back to the way used to be. Before your presence came and changed me. All my shame, all my shame, guilt, sins, forgiven, no more chains, my past is over, and right now is the moment. Today is the day I've been changed. I have waited for this moment to come, and I won't pass me by. I won't go back, can't go back to the way it used to be. Before your presence came and changed me. I won't go back. I won't go back, can't go back to the way it used to be. Before your presence came and changed me. I won't go back, can't go back to the way it used to be. Before your presence came and changed me. I won't go back, can't go back to the way it used to be. Before your presence came and changed me. Sing. I won't go back, can't go back
to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back, can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. Sing. I won't go back, can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. Sing to the Lord. I won't go back, can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back, can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back, can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. Hindi na, Lord. We will no longer be the same, Lord. But when we make decisions, inuuna namin yung sarili namin o yung preference namin, Lord. From this day on forward, we will make decisions based on what your will, Lord. Based on your will upon our life, O God. Mangyari, Lord, yung kalooban mo sa buhay po namin. Not our will, but your will be done, Lord. Kahit pa anong hirap, anong sakit, Lord, we will honor you, Lord, even with our decisions. We will honor you, Lord. And we pray, Father God, that, Lord, yung dakila mong pangalan ang ma-lift up sa buhay po namin, Lord. I pray, Father God, sa mga kapatid ko, that right now is going to make a hard decision in their life. Sino man po, Lord, sa mga kapatid ko ang nasa punto na kung saan they will have to make a painful, a difficult decision right now. Lord, ikaw po, Lord, ang magpahayag sa kanila. Lord, bigyan mo po sila ng wisdom. They will make a decision, Lord, that will glorify you, Lord. Convict our hearts, O God, the hearts of my brethren. Lord, bigyan mo po kami ng peace, kapayapaan sa aming magiging decision. And comfort us, Lord. Teach us along the way. Strengthen our path that we will be able to follow, Lord, and obey, Lord, what you are telling us, what you have taught us, Lord, na yung mga tinuturo mo, Lord, sa amin ay magamit namin, Lord, sa pang-araw-araw naming buhay. Na mga yung binabasa namin, ang pagninilay-nilay namin, hindi, Lord, mawala ng kabuluan sa buhay po namin. Bagkos ito, Lord, tunay na magamit namin sa sarili namin, sa buhay po namin, sa pamilya po namin. Lord, itong mga salitang ito, Lord, maging ilaw, Lord, sa aming daraanan. Lord, especially this night, Lord, Lord, salamat po for giving us, Lord, this word, but for reminding us that when we make decisions, Lord, that it should be based on the conviction of the Holy Spirit. Your ways, Lord, your ways is higher than our ways. Your thoughts is higher than our thoughts. You see everything, O God, our past, present, and future, Lord. You see everything, O God. Alam na alam mo, Lord, at nananampalataya po kami doon sa plano mo. Kumakapit po kami doon sa mga pangako mo, Lord, that if we're going to submit, Lord, our life to you, our dreams, aspirations, Lord, our future, Lord, if we submit it all unto you, Lord, the best yung plano mo, Lord. The best yung plano mo.
sa buhay po namin, O God. Kasama po ako doon. Or we are, Lord, heirs, tagapagmana po kami. And your plan, Lord, sa mga iyong, sa mga anak mo, Lord, ay the best. Lord, may maganda kang plano sa buhay po ng bawat isa. Lord, wala kang planong pangit, Lord. Salamat po, O Diyos. Lord, from this day on forward, sasabihin po namin, Lord, I won't go back, can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back, can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. With smile in our hearts, oh God, with joy in our hearts, and go back to the way it used to be before your presence came and changed me. For the last time, I won't go back, can't go back to the way it used to be before your presence came and changed. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. Glory to you alone. Lord, this is our prayer. May kasamang pananampalataya, may kasamang pagtitiwala sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you, Lord, all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Yon. Magandang gabi po at we just thank those who have continuously watch us, patuloy na sumasama sa atin at sa ating mga Bible studies, live broadcast, si Antoinette, si Yasit San Pedro, Gigi Tunod, Helbert Panyos, Antipolo, Korg Mojica, Ron Katunggal, yon, at Binos Valientes, yon. Camille Buwan, good evening po. Blessed evening, Reb Jomer, good evening po. Ayun. Mary Antinoyo, Mary B. Chavez, Mark Medina, Lenny Luntok, at ang aking kapatid, Josephine Mercado Idio, Faith Antonio, ayun. Sheena Marika Lanang, good evening. Ayun. Hallelujah. May Barameda Cabus, Alepretsi Paninsales, good evening po. Sa Jay Wandera. At shout out po kay Pastor Justin Vidal Calderon Dolosa from J1 Baguio. Good evening po sa inyo dyan. Hallelujah. Yun. Pabati po sa panghingi ko today. Isaac Gray San Pedro, happy, happy birthday sa iyo. Happy, happy birthday. At bumabati po kami sa iyo. Pamangkin po niya Antoinette Sias at San Pedro ng happy birthday. At pagpalain ka ng Lord. Yun. At let's pray then doon sa ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kaarawan ngayong araw na ito. Sino bang, I have a friend in Singapore, Roger Tan, who is celebrating his birthday also today. Happy birthday, Roger. Sino pa? Okay, let's pray for the mother of King Melvin Cañete. Nasa ospital po yung nanay niya. Let's pray. Hallelujah. Yes, Father God, we thank you, Lord. Hallelujah. Ngayon pa lamang nagpapasalamat na po kami, Lord, sa pagpapagaling sa nanay ni Melvin Cañete. Lord, kay Yoli Cañete, I pray, Father God, for your healing to flow right now in Jesus' mighty name. We rebuke the COVID-19 virus sa buhay po ng nanay ni Melvin Cañete in Jesus' name. Ngayon pa lamang tinutunaw, dumadaloy ang banal at makapangyarihang dugo ni Jesus at tinutunaw
ang virus na ito sa buhay niya, sa buong katawan niya, in Jesus' mighty name. Flow, healing flow, healing flow. In Jesus' name, in Jesus' name. Patuloy na ikaw ay pagpalain, pagalingin, full restoration, in Jesus' mighty name. Yoli Cañete, be healed, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayun. Si Meiji Pacheco Langita, ayun. Magandang gabi. Ayun. Good evening po sa inyong lahat. Sino po ang may pa-prayer request dyan? Yon at nagpa-prayer request lang po si ano si Melvin Cañete. Okay, yon. Okay? Sige po at ako po ay pansamantalang nagpapaalam. Tomorrow po, watch us on WSJ at be excited po sa bawat araw, sa bawat broadcast ng ating bawat po, broadcast po natin araw-araw. At alam ko may ginagawa ang Lord. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At this is Pastor Roel Idio. Magandang gabi po sa inyong lahat and God bless everyone. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Palpak mo dyan. Click here. Ala eh, click here. Click here to subscribe.